balitang boxing ba ang gusto mo malaman at mga boksingerong pinag-uusapan. Matapos masangkot sa kontrobersiya, balik training na naman si Prince Albert Pagara. Sa kanyang mga recent Facebook post kung saan may hashtag na Team Pagara at abante walang umaatras, tinutulungan siya ngayon ng isa sa kanyang mga trainer dati sa Ala Boxing Stable na si Coach Edmund Villamor. Sa ngayon, wala pang update mula sa kanyang Dubai-based promoter na D4G tungkol sa kanyang ring comeback. Pero ganun pa man, sana nga po ay totoo ang hashtag ni Albert na abante walang umaatras para maipakita niyang hindi pa siya tapos at marami pang maabot. Samantala, noon pong nakarang araw, may suggestion si Teofimo Lopez para sa kanyang balak na maging undisputed rin sa super lightweight, kung saan nga willing umano siyang itayari ng kanyang mga kasalukuyang hawak na mga titulo sa 135 pounds. At para umano mangyari ito, ay magsalubong raw sila ni Josh Taylor sa timbang na 137, 138 o kahit 139 pounds. Nung magkita nga sila ng kanyang promoter na si Bob Arum noong isang araw, sinabi ni Teofimo sa kanya yung kanyang kakaibang plano. Pero sa halip nga pong matuwa ang batikang promoter, na-lecturean tuloy si Lopez at natawag na loko-loko. Kahit nga sinabi ng lightweight champion na pwede raw ito dahil nangyari na nga umano noong naglaban sina Gervonta Davis at Leo Santa Cruz na nagharap sa super featherweight, pero parehong nakataya ang mga hawak nilang mga WBA super feather at lightweight belts, hindi pa rin nakumbinsi si Bob Arum. At para nga malinawan si Teofimo, ipinatawag ni Bob si Mauricio Sulaiman na presidente ng WBC para tulungan siyang sabihin sa kanyang alaga na hindi pwede ang kanyang gustong mangyari. At nang marinig nga ni Sulaiman ang argumento ni Lopez, pumanig siya kay Arum at sinabing ang weight limit ng lightweight ay 135 pounds. Kaya ang anumang timbang na lalampas sa bracket na ito ay hindi na matatawag na lightweight. Ngayon, matapos ngang masabi kay Teofimo na alanganin yung kanyang suwestyon, kumbaga para siguro kahit papano ay mapanindigan pa rin niya yung kanyang kagustuhan, tinanong uli niya si Sulaiman na kung aakit ba siya sa 140 pounds at hindi na sa catchweight, pwede raw ba niyang isugal pa rin ng kanyang mga lightweight belts. Pero kagaya nga ng nasabi na sa kanya, ang anumang timbang na lalampas sa 135 pounds ay hindi na pwedeng ikonsidera bilang lightweight. Saka sabihin na nating history iyon kung mangyari man na pwede niyang itaya ang kanyang mga lightweight belt pagka umakyat siya sa 140 pounds. Pero makakasama lamang ito sa boxing industry. Dahil ano pang silbi na mayroong weight class kung pwede mo palang bit-bitin lahat ng belt kapag ka aakyat ka ng timbang? Paano naman yung mga fighter o contender na maiiwan sa lightweight division? Mawawalan sila ngayon ng mga titulo na pwedeng mapanalunan unless kaya mong magtaas-baba ng timbang at pagsabay-sabayin ng mga mandatory obligations sa dalawang weight class. Dito naman sa weigh-in ni Tyson Fury at Deontay Wilder para sa kanilang inaabangang pangatlong pagtutuos ngayong Linggo, October 10 o October 9 doon sa Las Vegas, 277 pounds ang defending WBC heavyweight champion, habang ang tinagurian namang The Bronze Bomber ay 238 pounds lamang. At dahil nga napakainit ng dalawang fighter, wala na pong nangyaring face-off. Kaya nagsisigawan na lang sila para magkarinigan ng kung anumang gusto nilang sabihin sa isa't isa. Sa interview kay Wilder matapos ang timbangan, sinabi niyang napaka-importante umano na pagdating ng laban, kalmado siya para makapag-isip ng maayos at maiwasang gumawa ng mga desisyon na kanya umanong ikakapahamak. Para nga rin daw sa kanya, dito sa pangatlong laban niya kontra kay Fury, bagong Wilder ang kanyang ipapakilala sa buong mundo. Samantalang si Fury naman ay kumpiyansang sinabi na dudurugin umano niya si Wilder at pagkatapos ng laban ay idadala raw niya ang Amerikano sa pagamutan. Tungkol naman sa pagpapalit ni Wilder ng kanyang trainer at ngayon nga ay tinuturuan na siya ng dating fighter na si Malik Scott, hindi umano nababahala si Fury dahil parehas naman daw silang mga talunan. Wala naman daw nagawa si Scott nung siya ay lumalaban pa, kaya ano raw ba ang maituturo niya kay Wilder? Prodigy, balita, Pinoy, Pinoy, boxing, prodigy.